Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make my most favorite dessert and this is blueberry cheesecake. Yung dati ko pong pinost na photo, which is lemony blueberry cheesecake, is just a variation of this recipe. Pero ituturo ko rin po sa inyo kung paano yun gawin by adding just a few extra ingredients dito sa ating gagamitin para sa recipe na ito. Ang mga ingredients na gagamitin natin for our blueberry cheesecake ay... Para sa ating graham cracker crust, ang gagamitin nating mga ingredients ay 1 cup ng graham cracker crumbs, 2 tablespoons ng white sugar, and 1/4 cup ng melted butter. Para sa ating cheesecake, ang mga kailangan natin ay 3 8-ounce packages ng cream cheese, softened, 3/4 of a cup ng sugar, 3 large eggs separated. So, ihiwalay po natin yung egg whites sa egg yolks. This is 1/3 cup ng sugar na i-add natin doon sa ating egg whites. If you're going to make yung plain na blueberry cheesecake, ang kailangan natin ay 2 teaspoons ng pure vanilla extract. Now, if you're going to make the lemony blueberry cheesecake, ang kailangan lang po ay 1 teaspoon ng pure vanilla extract. We also need 6 tablespoons ng sour cream. If you're going to make the lemony blueberry cheesecake, these are the additional ingredients na kakailanganin ninyo. 3 tablespoons ng lemon juice. And the zest from 1 big lemon. And since we're making blueberry cheesecake, syempre kailangan din natin ng blueberry pie filling or topping. 3/4 to 1 cup ng whipping cream. And then kung gusto ninyo na medyo matamis yung inyong whipped cream, pwede rin dagdagan ng about 2 to 3 tablespoons ng sugar. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. Since magbe-bake tayo, kailangan i-preheat muna natin itong ating oven. So, yun ang unang-una nating gagawin. So, isi-set natin ito sa bake. And then, isi-set din natin yung ating oven temperature to 350 degrees. Unahin muna natin gawin yung ating graham cracker crust. So, what I have here is a medium-sized bowl at dito ay isasalin natin yung ating 1 cup ng graham cracker crumbs. To this, i-add natin yung ating 2 tablespoons ng sugar. Pati na rin yung ating 1/4 cup ng melted butter. And then, imimix lang natin ito together hanggang maging well-blended. Since cheesecake ang ating gagawin for today, kakailanganin natin dito ng special pan. So this is called a springform pan. Ito ay kakaiba kaysa dun sa usual na ginagamit natin na pans kasi natatanggal bali yung bottom nito. So may lock siya bali dito sa side and then kapag nirelease natin yung lock, humihiwalay bali yung bottom niya from the sides. So ito ang gagamitin natin para sa paggawa natin ng cheesecake today. To prepare our pan, i-grease lang natin yung bottom niya with some oil or cooking spray. Next, ita-transfer natin yung ginawa natin na graham cookie crumb mixture sa bottom ng ating springform pan. And then i-distribute lang natin ito sa bottom ng ating pan. And then ipapat down natin using the back of a spoon. Ngayon kung gusto ninyo na mas makapal yung inyong graham cookie crust, pwedeng i-double nyo yung recipe. So kung medyo nahihirapan kayo na gumamit ng spoon para ipat down yung inyong cookie crust sa ilalim, pwedeng yung knuckles ninyo o kaya yung inyong palm ang inyong gamitin. What I have here is aluminum foil. So this is enough to cover yung bottom ng ating springform pan. So, ilalagay natin yung ating springform pan sa ibabaw ng ating aluminum foil. And then, i-wrap natin ito doon sa gilid niya. Kung
kung bakit natin ito ginagawa, mamaya malalaman ninyo. Once na-wrap na natin with aluminum foil yung gilid ng ating springform pan, ready na ito ngayon na ilagay sa oven. Preheated na yung ating oven, so ready na tayo ngayon na ilagay dito yung ating ginawa na cookie crust. So ilalagay lang natin sa middle rack. And then ibibake natin ito for 8 minutes. Once natapos na yung ating timer, aalisin na natin itong ating cookie crust dito sa oven. And then isiset aside muna natin ito at palalamigin bago natin gamitin dun sa ating blueberry cheesecake. Balikan natin. Transfer ko na itong ating softened cream cheese dito sa isang malaking bowl. At ngayon na i-cream natin ito using a handheld mixer. Yung ating cream cheese, i-add naman natin yung ating sugar gradually. So, unti-unti ang pag-a-add. And then, ibibeat natin after every addition. Bali, sineparate ko yung egg yolks doon sa egg whites at inilagay natin sa isang malaking bowl yung ating egg whites. So ito kasi ibibit natin at gagawin nating meringue bago natin gamitin dito sa ating cheesecake. So ito ngayon yung ating egg yolks. I-add natin ito dito sa ating mixture one at a time. And then after every addition ng ating yolk, ibibit natin ito ulit. Kalimutan na i-scrape yung gilid ng ating bowl. Ngayon na na-mix na natin mabuti itong ating egg yolks and our cream cheese mixture, kung ang gagawin ninyo ay yung lemony blueberry cheesecake, now is the time to add yung ating lemon zest and the lemon juice. Ngayon, since hindi naman lemony blueberry cheesecake ang ating gagawin at blueberry cheesecake lang, hindi ko na i-add yung pinakita ko sa inyo kanina na lemon juice and lemon zest. At this point, ang i-add natin ay ang ating sour cream. And then I'm going to add 2 teaspoons ng vanilla since hindi tayo naglagay ng lemon zest and lemon juice dito. So kung ang gagawin ninyo ay yung lemony blueberry cheesecake, you only have to add a teaspoon of vanilla. And then i-mix natin ito ulit hanggang maging well blended. So now na na-mix na natin ito mabuti, isiset aside muna natin ito at gagawin naman natin yung ating meringue. Ito naman ngayon yung ating sineparate na egg white. So ibibit naman natin ito hanggang mag-form siya ng soft peaks. So, nagpo-form na ng soft peaks itong ating meringue. Ngayon naman, i-add natin yung 1/3 cup ng sugar gradually dito sa ating mixture. Yan, so nagpo-form na ng stiff peaks itong ating meringue, so pwede na nating tigilan yung pagbibit dito bale. So ito bale yung ating cream cheese mixture at ito yung ating meringue. So kukuha tayo ng 1/3 nitong ating meringue at isasama natin dito sa ating cream cheese mixture. And then ifo-fold in natin itong ating meringue dito sa ating cream cheese. By folding in, ang ibig sabihin nun, imimix natin without losing the volume ng ating meringue. So, ang gamit natin dito ay spatula.
So once na-mix na natin yung unang part ng ating meringue, i-add natin ulit yung half ng natira natin na meringue. And then, ipo-fold in natin ito ulit dito sa ating cream cheese mixture. And then, i-add natin yung last third ng ating meringue na ginawa. And then, ipo-fold in natin ulit hanggang sa ma-mix ito ng mabuti. And then, once na-blend na natin ito ng maigi, ready na tayo ngayon na ilagay ito dun sa ating ginawang crust kanina. So, bali, ita-transfer lang natin ito dito sa ating ginawang crust. And then, ile-level off or papantayin lang natin yung ibabaw nito. Ito na ngayon yung ating cheesecake at ready na tayo ngayon na ilagay ito sa ating oven. Ngayon, huwag niyong tatanggalin yung aluminum foil na inilagay natin kanina kasi kailangan natin yon. So, na-preheat na itong ating oven sa 350 degrees. Ngayon, naglagay ako ng isang pan dun sa middle rack ng ating oven. At doon ay maglalagay tayo ng hot water. Naglagay tayo ng hot water kasi dito natin lulutuin itong ating cheesecake. So, yun ang reason why meron tayong aluminum foil dito sa gilid ng ating cheesecake para hindi pumasok sa loob ng ating springform pan yung water. So, ilalagay na natin yung cheesecake natin sa middle ng ating rack. And then at least about half an inch to an inch ng water dapat yung meron tayo doon sa ating pan. So kung kulang pa siya po, pwede pa nating dagdagan. So yung nilalagay ko dito bali ay hot water. And then kung umabot na sa about an inch yung water level natin, po pwede na nating isara itong ating oven. And then isiset natin yung ating cooking time to about 45 minutes. Check muna natin yung ating cheesecake. So, pagka nakita natin yung middle ng ating cheesecake na hindi na runny at mukhang firm na, pwede na nating patayin yung ating oven. So, ito bali ngayon, medyo isasara muna natin yung pinto ng ating oven. So, yung door hindi natin isasara fully. Mag-iiwan tayo ng awang dito or hahayaan natin na medyo nakabukas ng konti. Ngayon, iiwan natin yung ating ginawang cheesecake sa loob for about 1 to 1 and a half hours. So, hahayaan lang natin dyan sa loob yung ating cheesecake. Balikan natin. It's been 1 and a half hours since iniwan natin yung ating cheesecake dito sa ating oven. So, ngayon, pwede na natin ito hanguin. So, alisin na natin yung ating springform pan. Actually, malamig na siya kaya pwede na natin hawakan ng ating kamay. So, ngayon naman bali, kailangan i-refrigerate natin itong ating cheesecake bago natin i-serve. So, tatakpan muna natin ng cling wrap or plastic wrap yung ibabaw niya. So now na nabalutan na natin ito ng cling wrap, i-refrigerate muna natin ito for about 4 hours. Ngayon po pwedeng lumampas doon yung pagre-refrigerate natin dito. So like ngayon, it's already late. So tomorrow morning na natin i-continue yung pag-assemble ng ating cheesecake. So babalikan natin to. It's already morning at ready na tayo i-continue yung pag-prepare ng ating blueberry cheesecake. So what I have here is a big bowl na merong whipping cream. So this is about a cup of cold whipping cream. So pag mag-whip tayo ng cream, kailangan malamig yung gagamitin natin na cream. So i-whip lang natin ito using a handheld mixer. And then for this, mag-a-add tayo gradually ng kaunting sugar. So depende sa inyo kung gaano katamis yung gusto ninyo. So we're gonna add a little bit, mga a tablespoon or a tablespoon and a half. Pero you can add more kung gusto niyo ng matamis at pwede rin naman na i-omit nyo na ito entirely or huwag nyo na lagyan ng sugar.
Yan. So, kapag ka naging ganito na yung inyong whipping cream, ready na tayo na gamitin ito dun sa ating blueberry cheesecake. So, eto na ngayon yung ating cheesecake na ni-refrigerate natin. So, it took me overnight to refrigerate this kasi late na kagabi kaya hindi ko na inassemble yung ating cheesecake. Ngayon, a minimum of 4 hours lang ang kailangan para ma-refrigerate natin itong ating cheesecake. So, alisin na natin yung ating plastic wrap. And then using a thin bladed knife, ilulusan lang natin yung edges ng ating cheesecake away doon sa sides ng ating pan. So kaya natin ginagawa ito is para hindi masira yung ating cheesecake once nirelease na natin ito dito sa ating spring form. To release our cheesecake from the spring form pan, bali iaangat lang natin yung lock niya. And then, ilagay na natin yung ating cheesecake sa ating serving platter. Ito bali yung blueberry topping na nakalagay sa lata. So, tinransfer ko siya sa isang maliit na bowl. Kung ayaw ninyo lagyan ng whipped cream na border yung inyong cheesecake, pwedeng huwag nyo nalagyan at idiretso nyo na ng paglalagay yung inyong topping dito sa ibabaw ng inyong cheesecake. But since ang gusto ko kasi ay may border sa gilid para hindi nalalaglag or tumatapon sa gilid ng cheesecake yung ating blueberry topping, nilalagyan ko siya ng whipped cream na border. Pero kung ayaw ninyo, pwedeng huwag nyo nang lagyan. Ito na yung ating whipping cream kanina. And then what I have here is a disposable plastic piping bag. At itong gagamitin ko to pipe our whipping cream doon sa ibabaw ng ating cheesecake. So inilagay ko to sa isang baso. And then ilalagay lang natin yung ating whipped cream sa loob. So, bali, snip lang natin yung edge ng ating piping bag. And then, you just pipe your whipped cream dito sa ibabaw ng inyong cheesecake. So, kahit anong design ng gamitin ninyo, hindi naman siya ganun ka-importante, bali, basta magkaroon lang ng edge or border yung inyong cheesecake. So para medyo mataas yung ating border at maraming blueberry filling ang mailagay natin dito, dinoble ko bali yung taas ng ating pinaka-border. Ngayon na may border na yung ating cheesecake, pwede na nating ilagay yung topping sa gitna niya. So you can put as much as you want. Kaya ko tinaasan yung pinaka-border natin sa gilid para marami yung mailagay ko na blueberry filling or blueberry topping dito kasi gustong-gusto ng mga anak ko yung maraming blueberry sa kanilang cheesecake. So ilalagay lang natin ito, spread natin on top. And this is how we're going to serve our blueberry cheesecake. So, kailangan lang dito is i-cut ninyo into slices and then you can serve it immediately sa inyong family and friends or bisita kung meron man. Ngayon, kung hindi nyo pa agad ito isa-serve, you can just place it in the refrigerator muna hanggang ready na kayo na i-serve ito. So, kung nakita ninyo, hindi naman talaga ganoon kahirap mag-bake o gumawa ng cheesecake. Actually, madali nga lang siya, di ba? Kaya lang kakaiba yung feeling kapag ka ikaw mismo yung gumawa ng isa-serve mo na dessert for your family instead of buying it sa mga bake shops like sa Red Ribbon. So sana po ay nagustuhan niyo yung ating video for today at sana ay try niyo tong ating recipe. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod!